Sarado muna ang Quiapo Church sa Maynila simula ngayong araw hanggang January 6, Huwebes. At may ulat on the spot si Isa Vendanyo Umali ng Super Radio DZBB. Isa? Rafi, sa isang video message, ipiniliwanag ni Father Douglas Badong ang vicar ng Minor Basilica of the Black Nazarene na ang desisyon ay bunsod ng huling pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa Maynila. Ito ay bahagi na rin anya ng preventive measure at pakikiisa ng simbahan ng Quiapo upang maiwasan ang paglaganapan ng COVID-19. Bibigyan daan din ang disinfection o paglilinis sa loob ng simbahan at sa paligid ito bilang paghahanda sa Traslacion 2022. Tulad kanina, Rafi, naabutan naming isasagawa ang disinfection, nililinis ang mga upuan at kahit man yung mga imahen ng mga Nazareno at iba pang mga santo. Kaya apela sa mga deboto, huwag munang magtungo sa simbahan ng Quiapo. Nilinaw naman ni Father Badong na mayroon pa rin online masses. Ang Quiapo Church naman ay muli magbubukas sa January 7, ilang araw bago ang pista ng Poong Itim na Nazareno. Panawagan ng pamunuan ng simbahan na kiisa sana ng lahat upang maiwasan ang paggalat pa ng COVID-19 at upang maipagdiwan ng ligtas ang naturang pista. Payo rin ni Father Badong sa mga tao, magpabakuna, magpa-booster dose at magpalakas ng resistensya. Duffy? Isa, kung may mga paghahanda na sa traslasyon, bagamat sarado ngayon yung Quiapo Church, dun ba sa labas? Mm-hmm. Meron na rin ginagawang paghahanda dahil alam natin, marami yung mga balak ipasaray para sa traslasyon na Isa. Totoo yan, no, Rafi. Sa katunayan ng mga nakalipas na linggo ay talagang naghahanda na yung pamunuan ng Quiapo Church, katuwang ang Manila Police District, ang lokal na pamahalaan ng Maynila, para nga sa pagdiriwang ng pista ng Itim na Nazareno. Bagamat walang grand procession na magaganap sa darating na January 9, ay ipagdiriwang pa rin naman yung kapistahan ng Poong Itim na Nazareno. Kanina sa bahagi ng Plaza Miranda, ay hindi ganun karami yung mga tao, ilan lamang yung mga nakita namin na nagsisimba. Pero yung talagang preparasyon ay tuloy-tuloy naman, bagamat sinasabi nila na may mga ilang activities, Rafi, na naapektuhan dahil sa pansamantalang pagsara ng Quiapo Church mula nga ngayon January 3 hanggang January 6. Rafi? At naapektuhan ba, Isa, ng Alert Level 3 yung pag-iikot pa rin ng Poong Itim na Nazareno sa iba't ibang simbahan? Meron ba tayong impormasyon, Isa? Yan ang alamin natin, Rafi, no? Kasi gaya nga nung nabanggit ko kanina, may ilang mga aktibidad talaga. May mga actually schedule na, di ba, para doon sa tinatawag na pagdalaw ng replika ng Poong Itim na Nazareno sa iba't ibang mga lugar sa ating bansa, kabilang na dito sa National Capital Region. Pero yun nga, bigla ang nag-anunsyo ng Alert Level 3 na epektibo ngayong araw na ito hanggang January 15. Alamin natin sa pamunuan ng Quiapo Church kung may ilang iba pang aktibidad na may kinalaman sa kapistahan ng Poong Itim na Nazareno na naapektuhan. Rafi? Okay, maraming salamat sa iyo, Isa Vendanyo Umali ng Super Radio DZBB. Maging updated po sa mga maiinit na balita, maaaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.